The 2018 National Juniors Championship is presented to you by Go for Gold, helping Filipino athletes achieve excellence. PCSO Scratch It, Subukan Mo Ang Suerte, and powered by Phil Cycling, Bike Extreme, Stork Store Manila, Boy Kanin, and Tagaytay International Convention Center. With the support from Batangas 1st District Congresswoman Aileen Ermita Buhain, former PSC Chairman Eric Buhain, Lian Batangas Mayor Isagani Bolombo, Tagaytay City Mayor Agnes Tolentino, and Cavite 7th District Representative Bambol Tolentino. Sa kasaysayan ng Philippine Cycling, walang regular na programa para sa youth at junior riders na may edad 14 hanggang 17 anyos. At sa inisyatibo ni country's multi-sports patron Jeremy Go, magiging tauna na ang National Juniors at Youth Championships. At ito ay sisimulan ngayong taon. Kumusta po kayo? Sa araw na ito ay samahan niyo po kami kilalanin ang mga bagong siklistang sumisibol sa Philippine Cycling dito sa Go for Gold National Juniors and Youth Championships sa pamamagitan ng Larga Pilipinas TV. Ako po si DJ Bobby Udulio. Unang kinasa ang bakbakan ng youth, mga siklistang may edad 14 to 15 years old na tiyak pagmumula ng pula sa future ng Philippine Cycling. 78 riders ang kalahok sa karerang ito. Nang simulan na ang bakbakan, agad sumiklab ang mga lansangan sa Batangas. Tagyat pumoste sa harapan sina Justin Nathaniel Valerio at John Paul Laureta. Kahit pa sobrang lakas ng hangin, hindi ito arintana ng dalawang naghahangad ilayo ang mga sarili sa banta ng main batch. Puno naman ang tensyon ng peloton. Bawat isa sa mga siklista, jockeying for position sa harapan. Pamaya-maya pa, tumakas sa pulutong ang pitong siklista na siyang bumuo sa bagong chase group. Matapos sumibol ang latest second group, hilong-talilong ang mga naiwang stragglers. Pero ang isang nakakamangha, biglang sumagitsit sa harapan ang Villasis Pangasinan rider na si Algie Martin. Bistulang dinaanan lamang nito ang previous breakaway riders na sina Justin Valerio at John Paul Laureta, na ngayon ay naghahabol. Habang humaharaba si Martin, pilit naman naghahabol sina John Paul Laureta at bagay nitong chase partner na si Joshua De Guzar. Ang peloton, tila nagtataas ng bandila habang papalapit ang finish line. Mula nang agawin ang liderato sa 28-kilometer mark, nagpamalas ng killer's instinct si Martin hanggang sa kahuli-hulihang pulgada. Alright, we're about to finish. Rider number 147, ladies and gentlemen, this is si Algie Martin. He's been on the breakaway for the past 10 kilometers. Algie Martin, mga kaibigan, of Go for Gold. Algie Martin, and he will finish first. Tinaas na po niya ang kanyang kamay, ladies and gentlemen. Algie Martin! Oh my goodness, we were caught by surprise! Bagamat may mahigit 2 minuto nang naiiwan, mainit pa rin ang naging rivalry ng two-man chase. Okay, ito pa yung dalawang siklista. Sino ang tatapos na baka naman dito? Wala pang umaaksyon! De Guzar! Nasa ano ba si De Guzar? Maybe ito si De Guzar! De Guzar! 5 minutes! 7 seconds! 7 seconds!
tapos ang panalo. Isang makaantig pusong revelation ang siniwalat ni Martin. Lahat umano ng gamit niya, mula sapatos hanggang jersey at bisikleta, hand-me-down ng kanyang pinsan na si Ronda Pilipinas champion Ronald Oranza. Kasi po sinabi niya sa akin na pag lumaban ka, ito yung suit mo para maganda tignan. Ito po ang ticket para gumana ang aming buhay, na para hindi na po mahirapan ng aking mga pamilya, mga magulang po. Ang mga ganitong kwento na young athletes na porsigidong itaas sa pedestal ang sarili ang ilan sa mga dahilan kung bakit very active sa pagtulong sa sports ang Gopher Gold at PCSO Scratch It sa nakalipas na 4 na taon. Naniniwala kasi ang kumpanya na sinisimbolo ng mahuhusay ng mga atleta ang kahusayan ng isang bansa. Napuno ng aksyon ang 38.7 km Stage 1 ng Gopher Gold National Youth Championships. Ganito rin kaya ang maging kwento sa junior side? Tutukan ang Gopher Gold National Juniors Championship full recap sa Larga Pilipinas TV! Sa peloton ay naipit ang mga prominenteng pangalan tulad ni Gopher Gold rider Ayan Cahucom at Landerson Nebres. Matinding paggapos ang ginawa ng mga defenders para hindi makatakas ang mga marquee riders. Ito naman ngayon ang sinamantala ng dalawa sa harap. Kahit mahina ang kanilang puwersa kumpara sa 85 riders sa kadalang likuran, hindi natinag kahit na matinding init sa daan sina Reyes at Mendoza. Nagpalitan ng trangko at nagtulungan ng dalawa upang sa kanila na lamang mauwi ang bakbakan sa stage victory. Sa sumunod na 50 kilometro, parang nagtsatsa na lamang sa harap ang dalawang breakaway riders. At sa final kilometers ng laro, dito naman nasilayan ng mga cycling fans ang klasikong rematehan ng dalawang 17-year-old future cycling stars. Alright, we're approaching the finish line. Nauuna pa rin po, ito pong si Efren Reyes Jr. Efren Reyes Jr., isang gulong na po ang kanyang layo dito po kay Mark Ryan Mendoza. Mark Ryan Mendoza, gumagawa po ng paraan. Bilid pong humahabol. Mark Ryan Mendoza, lumilipat po sa may kaliwa. Mark Ryan Mendoza, humahabol. Mark Ryan Mendoza, halos nauuusan na po niya. Ito po si Efren Reyes and Mark Ryan Mendoza, finishing first. Akalain niyo sa huling 10 metro na dukot, ito pong panalo ni Mark Ryan Mendoza. Ayon kay Mark Ryan, alay niya sa ama na si dating Philippine Duathlon King Ryan Bad Boy Mendoza ang tagumpay. Kanyang ikalawang titulo matapos na pagharian ang Larga Pilipinas sa Marikina noong September 22. Nagpapasalamat po ako sa tatay ko na din niya po ako pinabayaan sa aking pagbibisiklita. At nagpapasalamat po ako sa walang sawang suporta sa akin. Malaking bagay, di ba, na anak ni Ryan Mendoza? Opo, malaking bagay po. Nakikilala yung pangalan po ng magulang ko, ng airpad ko. Pinilit ba ni Ayan Cahucom na tugisin ang dalawa sa likuran? Kinabos na sa oras at kilometrahe ang title favorite. Ng aksyon ng Must Start Stage 1. Tiyak na mapupuno ng drama ang final stage na individual time trial. May sumibol kayang mga bagong pangalan? Abangan ang pagpapatuloy ng Gopher Gold National Juniors Championship dito sa Larga Pilipinas TV. Hindi lamang sa Must Start Race sinusukat ang tibay ng ating mga riders. Sinalang rin sa mapalubok na individual time trial. Ang individual time trial ay isang disiplina ng road race kung saan susukatin ang bilis at husay sa pagpedal ng bawat siklista nang walang tulong ng mga kakampi. It's race against yourself and clock ang concept ng karerang ito. May interval na 1 minute.
Isa-isang pinakawalan sa starting line ang mga kalahok sa Gopher Gold National Youth Championships. 24 riders lamang ang sinaba. At matapos ang 9-kilometer loop, pinagtibay ni Algie Martin ang kanyang pag-angkin sa trono bilang best 14 to 15-year-old rider ng bansa. Nagtala ang pisa ni Ronald Oranza ng 13 minutes and 49.60-second clocking. Mas mabilis ng 20 seconds sa pumangalawang si Gian Paul Laureta at Justin Valerio. Narito naman ang final result ng youth race. Habang nakamasid ang mga race officials, nagmamanman naman ang pamunuan ng Gopher Gold Athletics. Hangad kasi ng kumpanya ni sports patron Jeremy Go na i-train at alagaan na agad ang mga batang riders tungo sa misyon na makamit ang first ever Olympic gold. Bandang alas 9:30 ng umaga, isa-isang binitawan ang 23 riders sa juniors category. Sinimulan ang karera sa tapat ng pamosong Tagaytay International Convention Center. Pinagtas nito ang makunat na 13-kilometer round. Sa huli, usual suspects ang nagtala ng impressive clockings. Tumayong best performer sa junior si Stage 1 winner Mark Ryan Mendoza sa kanyang clocking na 18 minutes and 6.55 seconds. Kinainan niya ng 47 seconds si Efren Reyes Jr. na pinakawala ng mas maaga ng 1 minuto sa kanya. Tapos ang 2 araw na karera, agad namang hinataga ng kontrata ng Gopher Gold ang 5 sa best performing riders ng 2018 National Juniors at Youth Championships. Agad binihisa ng Gopher Gold Cycling Team Warmer sina Mark Ryan Mendoza, Algie Martin, Gian Paul Laureta, Joshua Albert De Guzar at Efren Reyes Jr. Ayon kay sports patron Jeremy Go, nais silang bigyan ng long-term support ang bawat siklista ng kanilang hanay, kasabay ng paghubog sa mga ito na maging world champions. Nag-compare kami ng results and nag-choose kami ng 5 riders na feel namin may potential pang lumakas. So, we believe that this is the future of our team. Ang Gopher Gold commitment naman siya, yan, hindi lang siya yung madalian eh. Gusto namin long-term cycling success. So, right now, we have existing pro riders like sila Ronel Hualda. And then we have mga under 23 riders like si Jay Lampawog, Joshua Bonifacio, yun ma'am, magkapatid na Lucero. So, after that naman, dito na papasok yung mga junior riders natin. So, tuloy-tuloy lang para hindi mahinto yung development. Ang lahat ng ito ay sa mithiin ng Gopher Gold na i-sustain ang nasisimulan nating pagsungkit ng mga titulo sa iba't ibang international sporting events. For the past 7 years, Philippines don't have any medals in the Asian Cycling Championship. But for this year, 2018, we just held in Myanmar. We have silver medalists already, which just came from Rex Luis Corog. We already have the champion, which is just recently in the Tour de Lagarde, coming from Rex Luis Corog as well. Actually, Rex Luis Corog is under our program for the last 2 years. And right now, we already keep on producing medals from him. Sa basbas ni Ginoong Jeremy Go at Gopher Gold,
humahakot ng tagumpay sa world scene ang ating Dragon Boat, wrestling, triathlon, skateboard, sepak takraw at cycling teams. Kamakailan lamang ay naging full-fledged continental team ang Gopher Gold Cycling Squad kung saan maaari na silang kumolekta ng UCI points patungo sa Olimpiada. Bukod pa rito ang suporta ng Gopher Gold sa taunang Ronda Pilipinas at Le Tour de Filipinas. Malaki rin ang naging role ng Gopher Gold sa pagbibigay exposure sa lahat ng cycling enthusiast sa kabubukas na Larga Pilipinas na nitong October 28 ay nilahukan ng halos 10,000 siklista. Tuloy-tuloy pa rin ang suporta ng kumpanya sa basketball sa pamamagitan ng Gopher Gold San Juan Knights sa MPBL at Gopher Gold sa PBA D-League. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabi na di malayong lumabas muli ang mga high caliber Filipino athletes, lalo't naka-pattern sa gintong alay noong dekada 70 ang programa ng Gopher Gold. Philippine sports is truly blessed dito sa pagpasok ng Gopher Gold at ni Jeremy Go tungo sa pagtuklas ng mga bagong sibol na atleta sa iba't ibang sports. Ito ay nakakatulong para lumaki ang pool ng mga piling atleta at mas marami na tayong magiging materials para sa paghanap ng mga bagong idolo sa Philippine sports. Dito nga sa cycling, kakaibang sigla ang pinakita ng mga kabataan at mga bagong muka sa larangan ng pamimisikleta. In 2 to 5 years, dito sa mga kabataan ito ang magiging bagong star at pag-asa ng bayan sa mga cycling competitions. Congratulations Gopher Gold at Jeremy Go sa magandang umitiin at programa sa pagtuklas ng mga bagong talent sa Philippine sports. Kung dati-rati, imposible ang medalyang ginto sa Olimpiada, sa lumalawak na sports program ng bansa at sa tulong ng PCSO Scratch It at Gopher Gold, walang duda na i-step up na ang Filipino athletes sa asam na isang puso ang misyon na Go for Gold! Go for Gold! Go for Gold! Go for Gold!